Panginoon, at tiyagin ang kanyang alay. Purihin siya ay awitan at papuringan magpakalimutan. Kanya ang langit at lupa, kanya ang araw at buwan, kanya ang mga isla't ibon, mga gubat at karagatan. Siya ang banal at mahinga, hindi ang kanyang alay. Ang lahat ng umilipan ay mabuti, pinagyaman niya ng usan. Ang Panginoon na pinagin ng kanyang alay, purihin siya ay awitan at papurihan magpagalingan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, nasa unang Webis tayo ng buwan ng Nobyembre ng ika-31 na linggo ng karamang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na manikiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At ang ating intensyon para sa iThursday sa ating pakikiramay sa mga kapatid nating nangangailangan. Mga minamahal kong mga kapatid, sa sulat ni San Pablo taga Pilipos ay kanya pong sinasabi na ang inaari niyang kalugihan ng lahat ng bagay ay ang kapalit naman ito ay ang pagkilala ng Panginoong Hesus na siya ang Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na ang kagalakan ng Diyos at ang kalangitan ay ang pagsisisi sa mga taong nagkasala. Sa buhay natin, dahil sa ating kahinaan at kuruputkan, ay atin din pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran kaayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nangahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating agalakan. Kung sa bagay, mayroon sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip niyo naman na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buwat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin, subin ang awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang magawa niya ay dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalan banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahang niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga lipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos, siyang Panginoon, siyang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay nasasaklaw buong sansinukob. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Oh.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, kung ang sinuman sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kaniyang mga kaibigan at kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kaniyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kaya't nasumpungan na ito ay inaanyayahan niya ang kaniyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi at tumatalikod sa kaniyang kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Ngayon ay unang Huwebes ng buwan ng Nobyembre. At ngayon, Huwebes ay atin pong programa sa iThursday. Plakpakan po natin ang lahat ng mga tao na nakalahok sa iThursday. Ang atin pong tema, kung atin pong suriin at tingnan ang ating mga pagbasa ay ang pagsisisi o pagbabalik loob. Kaya po sa ating unang pagbasa sa sulat ni San Pablo taga Pilipos, Kapitulo 3, Versikulo 3 hanggang 8, hindi po sinasabi ang pagsisisi, pero kapag katingnan po ang laman, na kung saan sinabi ni San Pablo na ang tunay na tuli ay sila. At dito pinakilala niya na ang ibinilang niya na isang pagkalugi ay ang kalugihan ng lahat ng bagay bilang kapalit naman ito ay pinakamahalaga ang pagkilala kay Kristo Isos. Kaya ang ating katapatan sa Diyos ay bahagi din ng ating pagbabalik loob na sa Salmo 104, Versikulo 3 ay napahayag na ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 15, Verso 1 hanggang 10, itong mga walang ibang ginagawa na mga Pariseo at mga eskriba
ay sinasabi po nila na bakit ang taong ito ay nakisalamuha sa mga makasalanan at mga taga-singil ng buwis. Ang sagot po ng ating Panginoon ay dalawang talinghaga. Ang unang talinghaga ay ang paghahanap ng nawala na tupa at ng nasumpungan ito ay malaking kagalakan sa ating Panginoon. At ang pangalawa, ang babaeng naghahanap ng kanyang nawala na napilak at ng nasumpungan ito ay kagalakan. Pero sa versikulo 7 at versikulo 10, mayroon pong isang salita ang naroon. Ganon na lamang ang kagalakan ng langit sa mga taong nagsisisi. Versikulo 7, versikulo 10, sa ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 15, ay ang nagsasabi na pagsisisi o pagbabalik loob. Ang pagsisisi o pagbalik loob sa salitang Hebreo, dahil ang ating pong Panginoon ay isang Hebreo, Hudyo, ay tisuba. Na ang dito naman sa ating mga pagbasa ay ang ginamit po ay ang salitang koinoko na Grigo na mitanya. Mitanya na naulit po sa versikulo 7 at sa versikulo 10 na ang versyon ay mitanote. Ito yung pagbabalik loob o pagsisisi na nasali naman sa Latin penitensya. Kung atin pong tingnan sa buong Biblia, higit po sa 100 na ulit itong pagsisisi o pagbabalik loob. Dahil ang pagbabalik loob ay napaking bahagi para sa ating paglalakbay, panampalataya o paglalakbay sa buhay. Ang paglalakbay panampalataya o paglalakbay sa buhay ay isang pagkilala na tayo'y tao lamang. At kailangan natin ang pagsisisi at pagbalik loob dahil tao'y tao lang tayo. Pakisabi sa katabi mo, magsisi ka na. Plakpakan po natin ang lahat ng mga nagsisisi at gustong magbalik loob para sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon na riyan upang tayo tanggapin, upang ang Panginoon siya maging Panginoon sa ating buhay at sa ating puso, kinakailangan natin ang tunay na pagbabalik loob o pagsisisi. Tisba, mitanya, penitensya, ang pagsisisi, yon ang ating kailangan. At kung ito'y ating gawin, mayroon po tayong una sa lahat, ang pagkilala na tayo ay hinahanap-hanap ng Panginoon kapag tayo nagkasala, kapag tayo'y gumawa ng mga gawaing lihis sa kanyang kalooban. Kaya ang una pong gawin ay ang pagbukas sa ating mga puso, sa ating kaluluwa, sa ating Panginoon upang tayo ay magsisisi at magbalik loob. Ang pangalawang gagawin po natin ay ang pag-amin o pagkilala na tayo'y mahina lang, marupok at makasalanan. Pag-amin, napakahirap po yan sa iba na aminin ang kanilang kasalanan. At pangatlo, ang pagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan upang tayo ay mapabilang sa mga hinirang ng Diyos. At pang-apat, ang pagtuwid ng ating landas. Ulitin ko po. Una, ang pagbukas ng ating puso at kaluluwa sa Panginoong naghahanap sa atin upang tayo'y magbago. Pangalawa, ang pagkilala o pag-amin ng ating karupukan, kahinaan at kasalanan. Pangatlo, ang pagsisisi ng ating mga kasalanan. Pang-apat, ang pagtuwid ng ating buhay.
O sino ba sa inyo na gustong maging matuwid sa buhay at tumatalima sa kalooban ng Diyos, taas nga ang kamay? Ay, yung iba hindi tumaas ng kamay, ayaw magsisi. Ulitin, yung gustong magsisisi at magbalik sa Panginoon, taas ang kamay. O pumalakpak kasi ayaw tumaas. Pakisabi sa katabi mo na tulog, gumising ka at magsisisi sa buhay. Dahil ang Panginoon ay naghahanap sa atin. Ang Panginoon ay siyang dapat sentro ng ating buhay. Gaya ng hinahanap-hanap na nawalang tupa. Gaya ng pilak na hinahanap-hanap ng isang babae na sumpungan. Ganon ang kagalakan ng Diyos ng kanyang mga anghel at mga banal sa kalangitan. Kapag tayo'y nagbalik loob, kapag tayo'y nagbabago, kapag tayo'y nagtuwid ng ating landas, gumagawa ng mabuti, magkaroon buhay na may kabutihan at may likain sa kabutihan, sapagkat ang hiling ng Diyos sa atin, pagsisisi at pagbabalik loob. Ang pagsisisi at pagbalik loob ay siya rin kinakailangan natin sa ating buhay, sapagkat ito ang sentro ng ating buhay na kung saan ang ating mahal na Santo Papa na si Papa San Juan Pablo II ikalawa ay sumulat noong Nobyembre at 30 ng Nobyembre 1980 ng isang encyclical, Deus in Misericordia, ang yaman ng habag. At sa numero 13, ito po ang kanyang sinasabi. Basahin ko muna sa pagkasulat sa English at isalin sa ating salita. Conversion to God is always the fruit of the rediscovery of this Father who is rich in mercy. Ang ating pagbabalik loob sa Diyos ay ang ating pagkilala at ang ating pagtuklas muli na siya ang Ama na puspos ng habag. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos Ama na puspos ng habag at puspos ng habag na habag siya at naawa sa atin kahit tayo'y mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang Panginoon, ang pastol na nakakilala sa bawat isa sa atin sa ating pangalan. Ialay natin ang ating panalangin sa Diyos. Nagtiwala sa kanyang personal na pag-ibig sa atin. Atin pong itutugon, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang simbahan naway maging tunay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga humiwalay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol, na tinatawag silang bumalik muli, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga kabataang naligaw sa bisyo, sa krimen, o pinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapatawad, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga nagdurusa o sinubok ng karamdaman, naway mapagtanto na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at atensyon na ating ibinibigay, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga yumao na dumaan sa pintuan ng kawan, naway magbunyi kasama ang pastol at bantay ng kanilang kaluluwa, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahiling.
Pinakamenaong Ama, akayin mo kami sa tamang daan. Pakinggan mo ang aming mga panalangin. Basbasan mo ang bawat isa sa amin sa pamaraang ikaw ang pinakamabuting nakaalam. Makasunod naman kami saan man kami dalhin. Niling namin ito, magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal sa pakinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapatid, tunay na marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming mahayag. Kaya nito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin pinakihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang Hel, sisiawit ng papuri siyang pahay sa kalangitan, kami nagbuwini siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tahanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu ng banal, makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin
ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na may natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at resulat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kailangan magbago.
mas ibig ko. Ikaw ay nangangag sikap ng gusto upang ika'y ibigin ko. Ibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo, ay ikaw pa may ang iyong pagtatago, ako'y maghihintay sa iyo. Tumapit ka lamang, ang puso ko'y hatan. Pag-ibig ko'y walang ibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may papalayo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service ngayong November 7, 2024, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina't tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959 para sa iba pang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaot ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Kung kawang loob po kaming nanalangin at kami na makaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay siyang piling. Alisin mo ang anumang mga karamihan ng kasalanan
upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kalanman igawad ng may kapal sa iyong maong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating poong Hesus Nazareno. Kami narito, kami naugnay sa iba't-ibang social media platform na cross-posting sa iba't-ibang paraan na way ang inyong panalangin at dinggay ng poong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng bigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pumakatulong tayo sa mga kapatid natin nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalaing kami ng Diyos. Lalo na ang inyong tulong para sa iThursday. Maraming salamat po ang Diyos na way magpapala sa inyo. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod. Pagpalain kayo lagi ng poong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng mga naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magbuhos sa inyo ng biyayang siksikliglig at naguumapaw. Ang kailangan lang po natin, isuba, mitanya, penitensya, pagsisisi at pagbabalik loob. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari ko lamang, itaas bagya, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno. Inag mo siya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kalinganan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mga itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon nito, may maalalang pako sa binyag, ni kaong iibigin at paglingkuran, bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Kami po ni Father Robert ang mabasbas sa inyong lahat. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuho ka namin, parang mo Thank you.